Welcome back to our channel. If you're new here, then welcome. My name is Mia. Nice to meet you. Today, I will be sharing with you my nighttime skincare routine. So if you're interested, please keep on watching. Ayan guys, kakaligo ko lang and nakapagpatuyo na ako ng buhok. And before I jump to bed kasi naliligo muna ako. Lahat naman siguro tayo ginagawa yon. And sabi ko nga, i-share ko today ang aking skincare routine during night time. And yan, simulan na natin. Gamitin na natin ang ating headband para hindi na pumunta yung mga buhok sa ating mukha. And importante guys, na naniligo tayo at sinashampoo natin yung buhok natin bago tayo matulog. Kasi throughout the day, ang buhok natin, katulad ng ating mukha, exposed sa lahat ng alikabok, sa araw. Kaya nakakapag-ipon na rin yan ng dirt. So kung nililinis mo yung mukha mo, dapat nililinis mo na rin yung buhok mo. And of course, ilang oras din yung mukha mo na nakababad dyan sa unan mo. So magkakaroon ng build up ng dirt dun sa unan. Kaya importante pa rin na maging malinis tayo bago tayo matulog. Ayan, kung may skincare tayo during daytime, syempre meron din dapat tayong skincare during nighttime. Kasi sa umaga, it is our protection period or protection time for our skin kung saan naglalagay tayo ng sunscreen, ng mga hydrating products para mapanatiling moisture ng ating balat, para maprotektahan yung balat natin from the pollution and UV rays like that. Sa gabi naman, it is the repair time ng ating skin. So during nighttime is when I give a little extra for my skin, and the first thing that I do is, of course, I cleanse my face. Sabi ko nga kanina, kakaligo ko lang, and sa pagligo ko, hinugasan ko na yung face ko and hindi ko na pinakita kasi wala naman tayong ine-endorse na product, no? But when cleansing my face, I use this Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser. Very mild lang nito and napaka-importante na gumamit tayo, especially sa mga katulad ko na acne-prone skin. Napaka-importante na gumamit kayo ng mga product or ng mga cleanser na hindi makakapag-strip off ng oil sa iyong balat. Tulad ng may mga ibang cleanser kasi na after mong mag-wash is mararamdaman mo talaga na nagda-dry yung face mo, na pag gumaganon ka parang merong pumipigil. So hindi dapat ganon kasi dina-dry out niya lalo yung face na ayaw naman nating mangyari. Kasi sabi ko nga sa dati kong video, the more na dina-dry mo yung skin mo is lalong nagpro-produce ng oil si sebaceous gland. Inuulit ko, hindi po ako dermatologist, but I do my readings and at the same time, lagi akong nagtatanong sa mga doctors and sa aking dermatologist. Matanong kasi ako guys, kapag may mga nakakausap ako na maalam sa certain topic or sa mga beneficial matters, ay tanong ako ng tanong. Kasi sabi nga nila, lamang ang may alam, di ba? So, yun. Nagtatanong ako and then kapag yung mga sagot nila is iniipon ko o minsan tinitake note ko and then nire-research ko siya sa internet, sa mga libro, ganyan. Mahilig kasi ako mga magbasa-basa guys. And then, yun, mapagko-connect-connect mo naman yan. And sabi nga nila, you have to listen to your skin's cravings. So, ang skin kasi natin, para yan babae, para yan babae na naglilihi, na kailangan mong ibigay kung ano yung kinikrave niya. Halimbawa, nauuhaw siya, but then ang ibinigay mo naman is tinapay, di lalo siya, anong mangyayari? Magiging aggressive yung skin mo. Lalo siyang magre-rebelde. So, kailangan alamin natin kung ano yung mga kailangan ng ating skin. Now, the next thing that I do is to use a toner. Of course, kailangan natin gumamit ng toner because binabalance niya yung pH ng ating balat and at the same time, piniprep din niya yung skin sa mga susunod na mga product na ilalagay natin sa ating mukha.
For my toner, I will be using the AHA BHA Clarifying Treatment Toner from the brand Cosrx, same brand as my cleanser. Disclaimer lang guys, hindi po sponsored ang video na to. These are the products that I personally use. Hindi pa po ako sponsored kasi hindi pa naman malaki ang aking channel. So wala pa po akong natatanggap na mga sponsorship. On a daily basis, I am using the Thayer's Witch Hazel Toner. Sa mga nanonood, alam nila, madalas nyo na ito makita sa videos ko. But every other night, I am using the AHA BHA Clarifying Toner kasi hindi lang siya toner. AHA BHA is alpha hydroxy acid and beta hydroxy acid. And this is a chemical exfoliator. Yes, kailangan nating mag-exfoliate kasi, okay, what is exfoliation? Exfoliation is the process of removing out or wiping out your dead skin cells. So, siya yung process kung saan tinatanggal yung mga dead skin cells para ma-develop yung new and fresh na skin cells. So, syempre, gusto natin yun kasi gusto natin laging fresh, diba? So, we have to remove the dead skin para mapalitan ng fresh and new skin. So, exfoliating kasi is hindi lang naman siya sa mga chemical exfoliation. Pwede ka rin gumamit ng mga granular substance tulad ng may mga facial wash kasi na may mga scrub o may mga maliliit na mga butil-butil. They are called the granular substance. And meron din yung mga tools, mga face tools na nag-exfoliate. So, tatlong way yan. By using a chemical exfoliator, a granular substance, and yung mga exfoliating tools, yung mga machine na yon na ginagamit. Before, ang ginagamit ko is the granular substance, yung pinag-inuman ko ng tea, yung mga dahon-dahon nun, hinahaluan ko lang siya nitong cleanser ko. Tapos, yun, ini-scrub ko siya sa aking face. But then, nabasa ko na yung pag-i-scrub daw is nakakasira ng skin barrier. Nai-scratch niya yung outer layer ng ating skin. And nagiging worse yung situation kasi nga, nasisira yung barrier. So, yung mga bacteria and yung mga alikabok is malayang nakakapasok sa ating skin. So, that's why nag-switch na ako sa chemical exfoliator. Actually, meron din yung Drina Drop na chemical, but I think my skin is not yet ready for that. So, ito muna ang ginagamit ko. And before pala guys, when using this, I use cotton pads or mga yung bulak. And then minamassage siyang ganyan. Tapos tuwang-tuwa pa ako dati kapag nakikita ko may mga foundation dun sa bulak or dun sa cotton pad. Which is hindi pala dapat kasi sabi ko nga kanina, nagagasgasan yung outer layer ng ating mukha. Kaya mas nagiging worse yung condition ng ating mukha. So, kaya pala yung ibang mga YouTubers, tinataktak nilang ganyan. Tapos ginaganon-ganon lang. That's why. Yun pala yun. Mas okay na itap-tap mo lang na ganyan yung toner. Huwag mo nang iganon. Kung hindi ka naman gumagamit ng foundation sa umaga, okay na yun. Pero kapag gumagamit ka ng mga heavy products, tapos gusto mong maalis, hindi toner ang sagot dun. Mag-double cleanse ka na lang. Gumamit ka ng mga cleansing oil and then i-follow mo siya ng good cleanser. Okay na yon. Hindi, wag mong gasgasin yung face mo sa toner. Good thing dito sa bottle ni Cosrx is, spray na siya, spritzer na siya. So, ganito lang. Ganito ko lang siya ginagawa. Ayan. So, ayan, evenly, okay na. Gaganyanin mo na lang siya. And sabi sa nabasa ko, kahit na medyo basa pa siya, pwede mo nang ilagay yung susunod mong gustong ilagay. Kaso nga lang, mas gusto kong na-absorb muna ng aking skin yung mga product bago ko ilagay yung susunod. Ayan. And the next naman na ginagamit ko guys ay ang
Niacinamide 10% plus zinc 1% from the brand The Ordinary. I don't know kung nakikita nyo. Ayan. Ayan siya, guys. And ano ba ang benefits ng paggamit ng niacinamide sa ating balat? Ang niacinamide is a vitamin. It is a vitamin B3. It's a water-soluble vitamin na tumutulong sa pag-minimize ng enlarged pores. Tumutulong din siya para maging okay yung uneven skin tone. And at the same time, tumutulong siya para ma-strengthen yung skin barrier natin. Skin barrier is our first line of defense against environmental damages. Environmental damages are caused by UV rays, the blue light. Yan, UV rays is kapag exposed ka sa sun, and blue lights are the one na kapag, halimbawa, nagtatrabaho ka sa opisina, maghapon kang exposed dun sa computer mo, yon yung exposure mo dun sa computer nakakapag-cause ng damage sa skin, and at the same time, yung mga air pollutions, ganyan. So, ini-strengthen niya yung skin barrier natin. Imagine natin na ang mukha natin ay ang planet Earth na meron siyang ozone layer. Yun, si ozone layer, yun yung sinasabi ko kanina na skin barrier. Si niacinamide, ang ginagawa niya ay pinapalakas niya si ozone layer or si skin barrier. So, ayan. Yung iba kasi nilalagay nila sa palm nila tapos tinatap-tap nila, pero ito kasi, for me, malagkit siya eh. Kaya, dinadirect ko siya sa mukha ko. And yeah, ang ginagawa ko is, since I have a combination skin, dito lang sa T-zone, ako nagda-drop. Ayan. And then, spreading all over the face palabas. Kasi oily ako dito sa T-zone and dry sa ano. Kaya I'm paying attention dito sa T-zone para maging balance. So, ayan, ganyan. Ganyan lang siya. And of course, don't forget about your neck. Kung ano yung mga natitira dyan sa kamay mo, yun na yung ilalagay mo sa neck mo. Huwag nating kakalimutan ng ating neck kasi pag nag-i-skincare ka, sabi nila, syempre, pre-prevent mo na rin yung skin mo sa signs of aging, ganyan. So, ayaw naman nating iwanan ng ating leeg. Ayaw naman natin na looking young pa rin yung ating face, but then yung ating neck is kumukulubot na. Ayaw naman natin yung nangyari. So, upward strokes lang lagi. Ayan, okay na siya. So, ang susunod na natin gagawin ay mag-moisturizer. And ang moisturizer na ginagamit ko is the Sensitive Vegetal Soothing and Moisturizing Cream from Ivrosha. Ito siya. It's a Parisian brand. Ayan, gaya nga ng sabi ko, kapag nasa jar ang product na ginagamit mo, you have to use stick or spatulas, huwag mong dudut-dutin. And again, focusing on my T-zone. And of course, my cheeks. Bango. Yun natira sa ano, nilagay na natin sa ating. I don't know why, kung bakit yung lagi kong inuuna ang aking neck. Siguro dahil siya, ginanon ko na siya. So, upward strokes. So, ayan. So, ang next naman na ginagamit ko ay ang Organic Rose Hip Seed Oil. Actually, this is 100% cold press rose hip seed oil from also the brand The Ordinary. Again, this is not sponsored. Ayan.
maganda to sa mukha, especially sa mga acne prone skin type na tulad ko, kasi sabi ko nga sa una kong video is ang cause ng ating pimples is the overly produced oil na naka-clog kasama ng dead skin cells and ng P. acne bacteria. Ito, kaya niyang imimic or kaya niyang gayahin yung oil na pinoproduce ni sebaceous gland. Yung vitamin A at saka linoleic acid na content ng rosehip oil ay tumutulong na ma-regulate yung production ng sebum sa ating balat, and tumutulong din ito para ma-reduce yung mga acne scars. Of course, gusto natin yan tulad ko, diba? Ano, yung mga nandito, kung makikita nyo, yan, hindi na siya mga active acne, sila na lang yung mga scars. Dati, yung scar ko before is palubog, na kapag nag-foundation, kita mo pa rin na may mga uka-uka. Sa tulong nito, at saka ni niacinamide, medyo, ano na, medyo bumabaw na siya, hindi na siya malalim. Actually, para silang mga magician, ganun. And also, ini-improve din niya yung elasticity ng ating balat para maging looking younger pa rin tayo than our age. Siyempre, sino naman ang may ayaw nun, di ba? Lahat tayo, we want to age gracefully, sabi nga nila. So, malaking bagay ito. And yeah, I am putting ganitong itsura niya, guys. Si niacinamide kanina is puti. Ito ay parang mantika. Actually, it's oil. Kaya, parang mantika. So, naglalagay lang ako sa aking palm ng 3 to 4 drops. Ayan. And then, and pressing it all over my face and neck. Ayan. Diba sabi ko kanina, it helps regulate the production of sebum ng ating balat. Ganito kasi ang scenario, guys. Si sebaceous gland, siya yung responsable sa pagproproduce ng oil or ng sebum para mapanatiling moisture ng ating balat, diba? Ngayon, very generous itong si sebaceous gland. Nag-overtime yan. Kapag napansin niya na dry na yung upper layer ng ating skin, mag-overtime yan para ano, para mag-produce ng oil. Ganun niya kamahal yung layer ng ating skin. So ngayon, kapag naglagay na tayo ng oil sa ibabaw ng ating balat, na nagpe-penetrate pa sa deeper part ng ating balat. So, parang nalilin lang si sebaceous gland. Parang nalilin lang natin siya na akala, actually, this oil mimics, sabi ko nga kanina, it mimics yung mismong oil ng ating balat. Para siyang sipere na nakayang gumaya ng anyo ng isang tao o isang bagay. So, ito na ba, itong si rosehip oil, kaya niyang gayahin yung itsura at texture ng oil ng ating balat. So, kapag oily yung ibabaw ng ating skin, si sebaceous gland nagre-relax lang dun sa baba. Sabi niya, okay pa, moisturized pa yung skin. So, dito lang ako magne-Netflix muna ako with matching popcorn. So, parang ganun. I hope naintindihan niyo yung explanation ko, ah. Pero yun yung benefits of putting oil. Kasi, syempre, baka sabihin niyo, oily na nga ako, maglalagay pa ako ng oil sa skin. Hindi po ganun. After ng aking face oil, gumagamit ako ng face tool para yung absorption ng mga products ay maging pack na pack. So, ito siya. Pag red siya na ganyan, pag red light, that means hot. So, pag naglagay ka ng hot, kahit hot towel or yung mga steaming na ginagawa ng iba is, nagpapabuka siya ng pores. So, ibuka muna natin yung ating pore para maabsorb lalo nung balat yung mga product na nilagay natin. And then after that, gagamitin natin yung cold. Nung unang ginamit ko to, natakot ako kasi para siyang plancha.
Ayan. Upward strokes lang lagi, guys, ha? Ayan. Kasi pag ginano natin, nagsasag. Ayan. Kaya nga nang sabi ko, huwag kang tatama rin mag-skincare kasi ikaw din sa huli ang magbe-benefits niyan. And at the same time, kapag gumamit ka ng mga skincare products, huwag kang magmamadali. Skincare takes time. Hindi porket hindi siya gumana sa'yo ng 3 araw, hindi na effective. Or pwede din na hindi effective sa'yo yung product na yun kasi hindi siya yung talagang para sa'yo. Kailangan aalamin mo din kung ano yung mga needs ng skin mo. Tulad ng halimbawa, oily skin ka pala pero gumagamit ka ng mga product na pang dry skin. Ganun. So, kailangan alamin mo kung ano yung kondisyon ng balat mo. Baka sabihin nyo, kala mo naman kung sino tong babaeng nagtuturo ng skincare, hindi naman maganda ang skin condition. Huwag po tayong ganun. Yung iba dyan, ngayon lang ako nakikilala. Sa mga matatagal na pong nakakakilala sa akin, especially nung college, alam nila kung ano yung struggle ko sa acne. Actually, ito, babing yan, wala pa yan. Kasi dati, as in, ang lalaki ng mga pimples ko dyan sa mukha, dito. Pwede ka nang maglaro ng connect the dots ba yun? Pwede mo na rin akong i-bully dati na no space for new pimple, ganyan. Kasi, ako dati, syempre, bata, kung ano-anong nilalagay sa mukha, yung pala hindi naman akma para sa ano. Isa rin yun sa mga nakakapag-trigger ng ating balat, guys. Yung ginagamitan ng product na hindi naman akma dun sa condition. So, parang sakit lang yan na kailangan mo siyang ipa-check up para alam mo kung ano yung mga gamot na gagamitin mo. Ganyan. 10 minutes to, guys. Mag-automatically off to kapag after ng 10 minutes. So, 10 minutes na minamassage mo lang siya. Ganyan. Para ma-absorb yung oil. Ayan. Ayan, tapos na siya. So, lalagay naman natin siya sa cold option. Para naman, syempre, kung kanina hot, papubuksan para pumasok. Ngayon naman, ilalock in natin using the cold option. So, ayan. Sarap. Para naglalagay ng yellow. Isa din sa mga mali natin, guys, is yung ano. Yung halimbawa may kaibigan ka, tapos gumagamit ng product, tapos naging hiyang sa kanya, naging okay. Tapos napansin mo na gumaganda yung balat niya. Tapos tatanungin mo, syempre, kung anong ginagamit niya. Tapos pag sinabi niya, bibilhin mo din. Pero hindi mo alam, magkaiba pala kayo ng skin type. Ikaw naging worsen, siya naging maganda, ikaw hindi. Kasi hindi para sa'yo yung product na yon, hindi para sa'yo yung mga content ng product na yon. Kaya kailangan nga, alamin mo kung ano yung skin condition mo. Minsan, nagiging frustrated na rin tayo kasi parang feeling natin, ginawa na natin lahat, pero bakit hindi pa rin tayo kumikinis, diba? Diba, nagsinasabi mo, ginawa ko naman lahat, bakit hindi pa rin siya umi-effect? Siguro nga, ginawa mo ang lahat, pero yung mga ginamit mo naman ng product ay hindi akma sa skin type mo, or baka naman tama nga yung product na para sa skin type mo, pero hindi mo naman siya na-execute or nagawa ng maayos. Tulad ng paggamit ng clay mask, instead na 10 minutes, ginawa mong 20 minutes, edi lalong na-strip off yung oil dun sa balat mo. Ayan, okay na. Tapos na ang 10 minutes, guys. But, hindi pa dyan nagtatapos ang aking skincare kasi
itong under eye area natin, kailangan din natin yan bigyan ng pansin kasi ang skin natin sa eye area is yan yung pinaka-delicate, pinaka-sensitive, and more prone to dryness. Kaya kailangan nating bigyan ng karampatang product or alaga. So for my eyes, I am using the Yves Rocher Eye Roll. It is the anti-wrinkles and Radiance Boost Illuminating Eye Roll. Ayan, feeling blogger. Ganyan. So yung mga iba ginaganyan. Kaya gaganyan din natin. Kahit hindi naman nagpo-focus ba? Ayan. So actually, meron siyang ganyan. Meron siyang roller. Pero hindi ko yung ginagamit. So, konti lang. Very, very konti lang. Ganyan, mga ganyan. Ganyang size. Okay na. And yung iba, ang ginagawa ay pag-anon. Drina-drug nila pa upward yung ano, which is hindi dapat. Very, very mild lang na top. Ganyan. Very, very mild lang. Pa loob. And then, sama mo na rin yung taas. Nandok na ako. Ayan. And of course, yung kabila. Like that. Hindi nyo nakikita yung ibang product na nakano. Pero, konti lang naman. And every time I feel that my eyes are tired and puffy, nilalagyan ko siya ng lamig using this eye roll. Ayan, galing siya sa freezer. Bago ko siya gamitin, nilalagay ko muna siya sa freezer for 10 minutes. So, para lumamig. So, paloob lang din siya. Ooh. And every time I do this, it gives me the feeling of relief. Parang reward mo na yun sa sarili mo. After a long day, you have to reward yourself. Yung iba ginagamit din to sa face massage. Ginaganon. Pero hindi ko pa kasi alam kung paano siya gamitin. So, dito ko lang muna siya sa eye area. Kasi, hindi ko to magamit directly dito. Kasi natatakot ako. Hanggang dito lang siya. So, ito ang ginagamit ko dito para ma-relax. Para matanggal yung puffiness and dark circles. Ganyan. Yan! Finish! Next, of course, huwag natin kakalimutan ng ating lips. Kasi, of course, skin din yan. Ang lips ko kasi is very dry and nagpe-flaky. So, ang ginagawa ko is nag-i-scrub. In-exfoliate ko rin yan. Sa face, natatakot akong gumamit ng mga granular substance para i-exfoliate. But, hindi pa kasi ako nakakakita ng chemical exfoliator para sa lips. That's why ang ginagamit kong pang-exfoliate ng aking lips ay ang scrub ng Elana. Strawberry Vanilla Lip Scrub. So, ito siya. Ayan, feeling blogger na naman. So, ganito ang itsura niya. Ayan, meron siyang chook. Ayan. So, since wala siyang spatula, gagamitin ko na lang ulit yung ano ng aking moisturizer. So, ganito siya. Para siyang sugar. Para siyang sugar na may petroleum jelly. Parang ganon. So, ini-scrub. Gently lang. Ini-scrub ko lang siya gently. Very gentle lang. And then, after that, i-wipe off ko na lang siya ng tissue. Hmm. Actually, yung sarap niyan. Tamis. Hindi ko alam kung pwede siyang kainin.
If alam niyo yung sagot, paki-comment naman po down below. And after natin i-exfoliate yung lips, kailangan natin din yung i-moisturize or gumamit ka ng lip balm. But me, I am using the Laneige Lip Sleeping Mask in Berry. Maraming flavor to. May vanilla, may green apple, ganyan. But fun, very fun ako ng berry. Ayan. So, ganyan ang itsura niya. Nakikita niyo ba? So, ganito pala siya, guys. Yan. Chin. And, yeah. And, good thing dito sa product na to, meron siyang sariling spatula. Pag nag-purchase ka, meron siyang ganito. Ewan ko lang sa mga smaller version. Pero, ito kasing 20 grams, meron siyang kasamang tawag dito, spatula ba? Basta yun na yun. Para hindi siya makontami na pag dinot-dot. Ayan. Kahit konti lang, guys, kasi very rich ang formula nito. Very, mamaya, makikita nyo. Para akong, ano, nagpunta sa lechonan. And of course, pag gumagamit kayo ng mga sticks and mga ganito, spatulas ng product, after nyo gamitin, please, pakilinisan, hindi yung babalik nyo na siya sa container or ilalagay nyo na siya sa vanity ninyo. Kailangan pa rin nila, before and after use, kailangan linisan para at least malinis pa rin. Like this. Kita nyo ba? Nalanita na na po, ito subsubod. So, ayan. Ganyan ang face ko at ang aking lips bago ako matulog. Oily. And by the way, guys, if you are interested to try the product na ginamit ko kanina from the brand The Ordinary, mag-ingat kayo sa mga peke ha, beware of fakes kasi maraming mga online shops na nag-o-offer ng mga murang ganito. Actually, ang mga prices ng mga ganitong product ay nagra-range sa 800 pataas. So, kung merong mga nag-o-offer ng 200 plus, 100 plus, wag na wag kayong maniniwala kasi peke yung mga yon. Actually, these products were sent from Hong Kong. So, from Canada to Hong Kong to Philippines. So, yung seller, yung shop na pinagbilihan ko nito is Prettiest HK. Legit seller sila. You can check them out sa kanilang FB. And don't worry guys, I will be putting their link sa description box. If you want to try their products, check nyo na lang doon. Meron silang FB page and meron din silang account sa Lazada. Hindi po to sponsored ha. Mga personal ko po silang ginagamit. Actually, I have their Alpha Arbutin na ginagamit ko kapag nag-clay mask ako. And I have their Hyaluronic Acid na ginagamit ko every morning naman para maging hydrated yung aking skin. So, ayan, yung apat. Apat sa kanilang line ang ginagamit ko every day. So far, maganda yung effect niya sa mukha ko. And kailangan mong mag-skin test just in case na gusto mong gumamit, kailangan mo ring mag-skin test. And gaya nga ng sinabi ko, you have to know yung condition ng skin mo and you have to know your skin's cravings. So ayan guys, finish na ang aking nighttime skincare routine. And, bago ako matulog, bago ako mahiga, ay nag-i-spray lang ako ng konti lang, konting pabango. Kasi, wala lang, gusto ko lang maging mabango all the time. Especially, katabi mo yung si Mister, diba? And ang ginagamit kong pabango, this is my favorite, it's the Elizabeth Arden in green tea. Ayan, konti lang. Para lang, ay, konti lang, ano. Ayan, para lang, ano. Gusto ko kasi yung mabango lang yung paligid, mabango yung kwarto, mabango ka, mabango yung unan. Masarap magpahinga, diba? Masarap. After a long day, it's your gift for yourself na maging okay yung uuwian mo, yung tutulugan mo, ayan. So, yan.
kailangan nating mag-skincare, guys. By doing your skincare is showing your love to yourself. Huwag na huwag kang tatama rin sa skincare and huwag ka rin ma-disappoint sa skincare mo. Kung wala ka mang nakikitang results sa ngayon, in the long run, makikita mo rin yan. Skincare takes time. Huwag kang magmamadali. Pero make sure na yung product na ginagamit mo is akma sa skin condition mo, sa skin type mo, para maging okay. In the long run, makikita mo rin yung benefits. And of course, para sa'yo din naman yan. So that's it. I hope you enjoyed watching this video. If you do, please hit the like button. And if you're new here, you might want to subscribe. And please click the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod naming upload. See you guys on our next video. Good night!